nakifiesta lang pero hindi na nakauwi ang isang ginang sa Iloilo. Natagpuan na lang siya na inaagnas na at posibleng ginahasa pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Condolence gift sa family. Linggo pasado alas 5 ng hapon, nakita ang naaagnas ng bangkay ng isang babae sa Barangay Tambong, Miyagaw sa Iloilo. Ang biktima, posible umanong ginahasa pa. Nakataas ang t-shirt hanggang kilikili. Wala ng bra, habang ang panty niya naman ay nasa liik. Isang dugoang brief din ang nakita sa lugar. Mistulang hinampas din ng matigas na bagay ang kanyang ulo, ang masaklap. Dahil naaagnas na, hindi na makilala ang bangkay. Pero sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis at LGU, nakilala rin ang biktima na si Marivic Felicissimo, 52 anyos. Sa ngayon po, hindi na po natin yung mag-anbak ng mga legal. Sa akin na po siguro mga examination na pinalaman doon, ano po yung possibility. Kuwento ng kanyang pamilya, April 5 pa nang huling makita ang ginang nang pumunta at makifiesta sa Barangay Titay. Pero buhat noon, hindi na umuwi si Marivic. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Diday, makikita ang isang lalaking naka-jersey na naglalakad. Makalipas lamang ilang segundo, makikita naman si Marivic na naglalakad din sa parehong direksyon. Sa iba pa umanong kuha ng CCTV na hindi na inilabas ng otoridad, nakita umanong sinusundan ng lalaki ang biktima. Nakilala siyang si Alias Boy, 26 anyos na construction worker. Binisita ng mga pulis ang construction site kung saan siya nananatili. Pero sabi nila, Biyernes pa umalis ang lalaki na nakifiesta rin pero hindi na rin umuwi pa. Ako rin sa mga kasama niya sa trabaho, since Friday hindi na po rin pakimanin sa kanila. Palaisipan din daw ang nawawalang 15,000 cash at ilang mga kable sa site kasabay ng pag-alis ng suspect. May apat nang nakausap na persons of interest na itinuturong nakasama ng biktima sa fiesta pero tugma raw ang kanilang mga alibay. Kaya naging pangunahing suspect si Alias Boy na hindi pa rin nakikita sa sino mang makapagbibigay impormasyon. Agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.